Ayan, so nandito tayo ngayon sa covered court ng barangay sa Daan. Yun yung barangay court. So, and a while ago no, na yung sasakyan natin nahulog sa shouldering. Thank you so much kasi mga taga sa Daan. Helpful talaga. Maghari yung nag-recommend kay Miss Jumamil. So magba-background check tayo kay ma'am. Magtatanong-tanong tayo sa kanya. Hanapin sa... Saan magsisimula na naman. Yes. Oo. Kasi yung journey namin this morning, hinanap namin si Miss Kumawan. Medyo... Although alam namin yung lugar na Purok 9, medyo nahirapan pa rin kami sa paghahanap sa kanya. Pamasok na ngayon PR na wala natin alam. Hindi naman natin alam. Ilang oras na naman tayo. Oo, kasi sinabi niya sa Daan lang. So walang Purok or whatsoever. Okay, since Bipat naman yung papa niya, we're just hoping na... Kilala doon. Kilala siya doon sa lugar. So una natin pupuntahan ang... Barangay Hall. Barangay Hall. So tara na, let's go! Let's go! I was up and about, ready to go out. But then I thought, man, what's the point? Their eyes feel blight, tears are running fast. Still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know, I just want to make. So andito po tayo ngayon na ano po natin yung isang estudyante ng Notre Dame na kilala niya din si Miss Humami at si Miss Florence. So ngayon nasa sa Daan tayo ulit. Nasa sa Daan. Out of the blue, and nakasalubong natin si Cart. Si Cart actually is a former SSG officer and then medyo na busy siya sa kanyang academic career. SK career. SK career siya. So this time, ano ka ngayon dito, Cart? Dito sir, SK Kagawa. So si Cart yung mag-guide sa kila Ma'am Rose Maghari. Kasi si Ma'am Rose Maghari kasi yung nag-recommend kay Miss Jumamil. So nasa may bahay ni Ma'am Maghari Cart? Dito, dali mag-start. Okay, dito tayo. Dito na ito mag-park sa barangay ko. Actually, ito yung kingdom ni Cart. No, siya ang may-ari dito. Pakita mo PR. Ito, dito. Ayan. So, pwede ba pumasok, Cart? Kaya walang permission. Nag-grant tayo ng access. Sige. So, we have permission from future barangay chairman. So, nandito tayo ngayon sa covered court ng barangay sa Daan. Yun yung barangay court. Yes. Interview mo natin si Cart. Gano'ng kakilala si Florence Cart? Kapitbahay kami since then. Like almost 10 years na ata kami magkapitbahay. Until now. Kumusta naman ang kanilang family? Yung father niya, namatay yun ang father niya parang 2 years ago. Kasi may sakit, parang diabetic yung father. Pero na-mention niya na bipat yung father niya dito. Before. Before. Pero yung mga... Parang mga 10 years ago. Ah, 10 years ago. Ako naalala. Ang mama niya? Manicurista yung mama niya. And at the same time, nag-deal din ng mga Avon Prada. Kumusta naman si Florence sa community? Nag-participate ba siya? Actually, she is an active member of the non-governmental organization called Hauman. And at the same time, nag-join din siya ng mga activities dito. Especially if ginapatawag yung mga participation ng youth. And then, parang yung family nila actually medyo kawawa talaga since then kasi nga nagabenta din yun sila ng mga donuts, mga homemade donuts. And then sila mismo na nagabenta, si Florence nagabenta din. I think up until now. So in terms of school, active ba siya sa school? May mga ano ba ang standing niya? Honor student ba siya? I think honor student din siya. Parang with honor nata siya. ABM. ABM man yan siya. Okay. Parang first year college nata siya ngayon. So sa ngayon, ano ba yung source of income nila? Yung source of income nila sir, parang yung manicurista pa din yung deal. At saka yung donut. Yung donut.
Actually, nasi-share ba sa'yo si Miss Jumamil regarding sa struggles niya? Since online tayo ngayon, so may nasi-share ba siya sa'yo? May nakwento ba siya? Ay, hindi man kami masyado talagang close. Magkapit-bahay kami, pero hindi talaga yung super close ba? Parang, ano lang, typical na, ano, magkapit-bahay. Parang hindi kami, ano siya na-share sa akin? Kasi makita mo sa kayo, parang, go with the flow lang yan sa parang positive lang sa masyado na pagkatao despite sa poverty na gina-encounter up until na sa mga kalisdanan sa kinabuhi yes, karon exactly. Despite parang positive lang sa all the way. So, she's trying to be strong, no? Malaki yung ano niya, yung dream niya in life talaga. So with that, Carl, thank you so much. Thank you, Carl. Maraming salamat sa pakahalagang oras na binigay mo sa amin. So, thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Carl. Hello, mga Academians. So, ngayon, nandito na tayo sa bahay ni Dr. Maghari. So, yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, si Ma'am Maghari yung nag-recommend kay Miss Jumamil. So, mag-background check tayo kay ma'am. Magtatanong-tanong tayo sa kanya kung ano yung pwede niyang ma-share about sa life naman ni Miss Jumamil. So, nandito na po tayo ngayon sa bahay ko ni Ma'am Rose Maghari. Siya pong at nag-recommend po sa kay Ma'am Florence. So, si Ma'am Rose po ang dating dean ng College of Education and ng Graduate Studies ng NDMC. Dito po si Ma'am ngayon kasama natin. So, good afternoon, Ma'am. Hello, good afternoon. So, Ma'am, in terms naman po sa financial, kumusta naman po sila Florence? Oo, since elementary years ni Florence, ang father niya kasi used to drive a tricycle. Meron sila tricycle. And then, eight ata sila na sibling, so magkapatid. And then... Pang ilan si Florence po? Young guest. Young guest siya. And then, siya na lang nag-aaral. Pero even if walang-wala, no? Sa Notre Dame talaga sila pinaaral. Yung mga kapatid niya, mga older brothers and sisters niya, sa Notre Dame talaga yan sila. Sa training department. Yung mother niya, sometimes nagalabada, nagalinis ang bahay, kung sino ang magpatawag sa kanya. Tapos, binibigyan ng, ano, after the day's work, binibigyan siya ng sahod, no? And then, after this time, yun ang ginagawa ng hanap buhay ng mother niya. And then, her father died a year ago. Yung cause ng one year. Nagsakit. Nagsakit siya. Diabetic kasi siya. Before he died, ang father niya, he used to go around and then nagpabili ng ice candy, ganyan. And then nagaluto sila dati ng mga suman, no? Rico, kung ano-ano na lang na pagkain. Para lang may maiuwi sa bahay, para may mabili ng makakain, no? Yung may brother kasi siya na nagkasakit hanggang ngayon. Yung sunod sa kanya, no? Bali siya ang youngest, yung kapatid niya na lalaki, may sakit. So, the reason why ang mother niya is naghanap buhay talaga every day para may mabili ng gamot. Si Florence noon, nag-aral sila sa SMA. Dalawa sila ng kapatid niya na lalaki. Hirap din, no, sa pagbayad ng tuition fees. Pero nakagraduate din. Kumusta din si Florence, ma'am, bilang anak? Ano ba yung tumutulong ba siya sa mga magulang niya? Sa nanay niya. Buhay. Sa nanay niya. And actually, si Florence ngayon, may ano niya siya, nagpabili sa mga classmates niya ng sometimes pagkain din, no? Tsaka beauty products, at saka kung ano na lang sa mga online, katatulong din sa pag-aaral niya, no? Paano mo nakilala si Florence? No? Yun na, kasi teacher ako sa elementary noon. And then, naging principal din ako for 6 years ata, no, sa training department sa Notre Dame. And then, sa elementary yan sila, mabait na bata, si Florence. Responsible. Oo, responsible. Tapos... Kasi nakita ko doon sa pinadala ng picture, ma'am, parang ikaw ata yung inaayusan nila ng paa. Ay, papapedicure ka ata. Technicure pala siya. So, parang tumutulong talaga siya, no? Sa ano nanay niya, sa pagmamanicure, tsaka pedicure. Tapos, nagkasama talaga yan sa nanay niya. Basta, free lang siya sa school. Oo. And then, you know, sometimes, nagapahilot kami ng... Especially ako, nagapahilot ng ulo. Tapos yung binibigyan ko din ng extra na ano, so kasi kawawa si, din. Niyo din pala si, ano, si Florence? Sa akin lang. Okay. Sa ulo. Nagkasama talaga yan siya sa mama niya pag wala lang siya assignment sa school. Then I asked her the last time na nagpunta sila dito. Then I asked her,
about dito sa application. Sabi niya, wala pa man madam. Eh, sabi ko kasi marami siguro ang nag-apply din. O nag-submit ng application. So, you just wait, no? Actually, ma'am, meron tayong almost 29 or 30. Oh, almost 30 na ano nag-send ng letter. So, in-screen na namin yun siya. So, luckily, she's one of the possible na makakatanggap beneficiary ng ating gadget mo, sagot ko. Okay. So, at this moment, we're still conducting background checking to prove the authenticity of the story. Kasi nag-send siya ng life story. So, kailangan din lang talaga namin na i-prove, no? Through random visit sa community kung saan siya nakatira para ma-prove talaga namin totoo yung nakasulat. Mahirap ang tubig dito, Ning, no, kasi mataas. Quite elevated, no, itong sa daan. Sa kanila, wala silang nawasa, may bumba lang. Pero hindi yun sa kanila ata, sa neighborhood, pero malayo. Kaya yun, parang once or twice a week lang siguro sila maglaba ni mamang niya. Kasi nagatulong din siya sa paglaba. May dalawa siyang kapatid, kambal. O, yung isa, may bibi. Nag-ano yun sila, nagatulong din. Buhay pa si Papa nila. There were times na nagapunta din yan sa terminal sa Cotabato, yung terminal pamigsayap, si Papa niya. Tapos nagpabili ng kung ano na lang. Nagaluto kasi yan sila noon ng mani, no, peanuts. Lang para may maiuwi sa bahay. Finally, nandito na tayo sa tadaan. And a while ago, no, na yung sakyan natin nahulog sa may shouldering. Ginihano ba? Thank you so much kasi yung mga taga sa daan. Helpful talaga. So thank you so much. So, kasama natin ngayon si Carl Joshua. So kapitbahay siya ni Florence. So sasama niya tayo papunta sa kanilang bahay. So, ito na. So ayan, nandito na tayo ngayon sa bahay nila Florence. So, thank you so much ating tour guide, no, nag-guide sa atin si Carl. So ito yung bahay nila Florence. So mangangatok tayo kung sino nandito ngayon. Opo. Eh, mayang hapon. Oo. So Sir Aliado, kaila kasi ako ah. Murag taga Notre Dame ka, sir. Oh, yes. Thank you, sir. So, ikaw si ma'am? Mrs. Maya Norma Humamil. Humamil. So, mama ni, ano, ni Florence. Florence po. Okay. Asa si Florence karon, ma'am? Nag-add ko siya kay Precious Abatayo kay birthday sa iyang anak karon 1 year old. Ah, okay. Dali sa, sir. Sige, ma'am. Thank you. Tayo ngayon sa bahay po nila Florence and kasama po natin yung kanyang mama. So, may hapon, ma'am. May hapon po, sir. Kumusta man ang atong kinabuhi dali, ma'am? Okay lang, ma'am po. Paske, saka, ano, sa COVID karon mga pandemic. So, kumakakaulang hapon sa isa kadlo patulo kay ikaw, kung ako ang mga anak ng nag-SKB, para lang ito kakaon. Sa imong work, ma'am, imong trabaho? Usahay, nag-manicure ko, sir. Ako ko yung mga kuan. Nagmal lang ko, kaya isod magkita ka yung mga utang ko dag ko. Kaya ginisig ka yung mga customer na ako. Sa trabaho ko, labi na mula yung mag-asikaso. Maulang po na ako ang paglibangan ko kaya mag-manicure o mag dealer po sa ako. Si Florence, ma'am, kumusta man po? Okay lang, ma'am, kay naga-online class, ma'am, po siya. Maulagi na usahay, malislan po ko kay pag-ingon, ma'am. Magpalood, say, wala ko kikwarta, kadili ba tanang panahon nga naakot kita, masalbog po ko niya. At mga anak, gabi na po maabot. Di ang atong panginahanglan na adlaw-adlaw para sama ng pagkaon, mo po itong ginahatag po sa kong mga anak. So, ingon ko si mangutang lang isa ta, labi na kong mag-exam na. Oo, lisod yung kaayo. Lisunod na lang dito ang kuan, asa nga mangutang ko. Pero, buto nakabayad ko karon nga kuan na first exam nila kay nag-utang ko sa asa. 10,000. Yeah, 9,000 lang akong gibayad. Kay
first timer manggot ngayon kung ngayon problema na po sa karong second exam na po din mo asa na po kuma pagkasigil lang na masurvive raman na mang ana lang po siya pero katong before siya nag-eskwila nag-online siya nga baligya kay mo ganyan kapalit para makatabang di ganyan importante din ang cellphone niya kaya wala ni cellphone maulang din na niya. Itong nakapanput siya, nakatigun-tigun. O sige mo panikamot. Kaya bahala na lang kubrita at least. Kung anong good ka, naabili mo tayong gali, makakaon. Ito sa nalilang kwarta. Kaya siya nga, mang wala tayong sudan. Mapa, ay sige lang. Kaya maabot mo yung mga isuong lalaki. Gikan sa baligag ay skindi o mani. Kaon lang yan po. Tapos lagi na gabi, inakot makakuan, makapamalingki. Kaya kaniliging mangita pa yun para lang yun nga makakapamalit lang yun kung siya'y panginahang nandiri sa balay. Ilang mag-igsoon sila, Florence? Kung anak sila, sir, walo. Ang eldest na ko nga anak, Rizal Bates, sa Cotabato City, 2015. Yeah, sa karon na ako'y anak nga pito, pero minyo na ang tulo. So ang ako ang nasa balay jud ang kambal nako katong si Jeff Ryan o kani si Florence May bali upat pa ang akong sakop ang ilang papa karon patay na so ako na lang jud ang buhi sa ilaha o katong akong kambal mo pud na nagasuporta kada ginagabalik yung estindi niya katupad ang ako ang kamangurang lalaki magulang ko timimi nga si Jipon na ako to siya ay sakit kung ako to siya depression ako to siya na ako to siya maintenance before to siya nag-maintenance sa center dito yun na mo nag-i psychiatrist sa Tabato yun kay Dr. Magabilin taghan na siya ang ginakukundili na ako mapainom grabe siya mag-wine siya mag-damage taghan siya ang ipang-damage bago ni ma'am formerly kasi pinadadun daw na mo sa mental hospital para matambalan yun unsan kung nga dili man po siya buang ay maayo man po siya anak kanang, okay naman siya karon ang kwan lang ako nga dili lang yun siya paundangan yun tambal. Kumusta man si Mimi ma'am? Gatabang ba siya sa imuha? Oo, gatabang siya og manicure sir kay kumi ako kay murag stan pagod na sila dugay na ko nagmanicure niya murag saka dugay na ako murag minus na jud ang ako ang pag ang manicure sa isa lang katiil tag duha ka oras ako ang malimpyuhan unya dugay kanya pila lang gud 50 say maluoy ang customer taga 60 75 ya takan mampud maluoy pud sa kuan niya si Mimi gatabang gud siya naga kuan usahay sa bala paganit na matay yung papa gabaligya din nagduna so bali ang main source of income ni mo karon ma'am ka na pag manicure pedicure manicure lang dito sir so kung wala ma'am aside from manicure pedicure sa other options di mo nga makaano ka maka wala dito sir ako ang anak nga gabaligya og mani tong kambal na ako so wala ba ka nagalabada or ma nagadawan ay naga kay Mrs. Lamata nagalabada ko galabada okay. Galimpyo og balay muna nga kuha mag kanang manipsit, tagaan ko maluoy po. Duha, minimimi, manglimpyo. Kay okay, tabangay mo. O, tabangan na mo. Kay, manglaba pa ko niya. Pila lang mo po ang sunod. Dalalaba o limpyo. Sa high 400, may ino ko. Lipong nagit ko kay. Kay, gitan sa butang. Hantid yun na nga. Alasing ko yun. Kahit pa paano, ma'am, no? Despite sa kaliso sa kinabuhi. Upo, so, at is fighting yapon mo. Ay, number one, yun si Lord. Kay, ino ko, Lord. Ikaw man yun ang kuan-ani. Kabalo naman yun ko, Lord. Kung, unsa yun ang amo ang mahitabo karon labi nang gikuha nimo akong bana malisdan ko kay ang akong bana man jud nagapaeskwela anak nagabaligya jud nagdunat before na nakahuman ako anak na ako'y anak nakahuman pero nag-asawa man good sir tapos ang akong bana nagajambo sa Cotabato pagkasakit sa akong anak kakuan ang tita niya ito na lang padulong sa kung anak ko kay kada bulan mabit ang check up atong anak na ko nga katong si Jeff Ryan umami niya mo po siya na graduate sa SMA nisudit kay akong kahintang ba nga ang anak wala na ko'y makuha kami lang ni Florence Mimi maglakaw kami kay wala na po tayo sudan wala na po tayo ipakaon sa inyong isuon ipainom wala po na ka na akong anak nga ka nang nag-depress ka ron diliman ko na nga manggay kung wala ako lang kay mahilom sa sobra kay hilomunia maluoy ko karong nagkatakot kay siya tubig anak ginoo
unta nga dili lagit ibalik kayahang dati nga sakit. Kuan ba nga sakit. Kasi ang purpose mag-ud na mo diari para sa among pro gadget mo sagot sagot ko program sa SSG. So, syempre air nato ni siya video basta pwede ta maka ano makai hinabang sa mga tao nga na ay maayong mga tagipusoon. So, this is the time, ma'am. Sige daw, ma'am. Salamat nga ay sir kay kung naamay magtabang sa udagan. Jud kay salamat nga tinuod man na imnay mga kadjit kay maura jud kay gusto ni Florence mi nga magkuan jud siya makaroon jud siya kay lisod po dula mi mga wifi mas pasalamat jud ta nga naadjoy maluis sa tua anak ko sa iya ha nya usahay pud maski asa na lagi asang signal nya tungang gabi ina na siya kay dugay ma upload siya ma-send pa nya mangutang na pud mi og kanang kuan tawo aning load niya kay dili man daw ako walay load 105 say mangutang ko sa kapitbahay na mo mga tindahan So yun no, napakinggan natin yung ano yung kwento ni Ma'am Maria Norma Ma'am Norma no so nag-share siya ng kanilang mga paghihirap sa buhay so kung sino man diyan ang may magandang loob na gustong tumulong kasi nga narinig din natin na may anak siya na nakararanas ng depression so kailangan niyang uminom ng kanyang maintenance medicine so baka sakaling merong gustong mag-share ng kanilang blessing so pwede naman na i-contact nyo kami or pwede rin na pumunta tayo dito sa kanila no, sa barangay sa daan Midsayap Patabato so pwede naman siguro magtanong muna sa mga barangay officials kasi medyo mayroon siyang i-locate yung lugar then siguro yung mga barangay officials na nandiyan yung pwedeng mag-guide papunta dito. So ma'am, pwede ba tayo mag ano pumasok sa bahay mo kung okay lang? Titingnan natin yung mga diploma ni ano Mimi. So ayan, so pinayagan tayo ni Ma'am Norma na pumasok sa kanilang bahay. So kung makikita natin, ito yung mga ayan, so may ribbon dito, ma'am. Kanina ba 'to, ma'am? Kay Janet. Most behave. Oh, ayan. So nakasabit dito yung mga diploma ng kanyang mga kaya binin mo sir. So ito yung diploma ni ano? Ni Florence. Ni Florence. Okay, so si Florence nagtapos ng senior high school. Tapos na sa NDMC. So kanyang track ay accountancy, business and management. So ayan, ito yung mga ano. Okay. Ayan. So ba dito yung tata nila, ma'am? Oh, mauni sir. Graduate ni bats nila ni Dr. Jumampo sir, okay. Sila Dr. Agustin, kay Notre Dame graduate but ni siya sir. Okay. So ayan. So wala si Mimi karon, ma'am, no? Wala, mo ganyan gikuha namo ni kay pag ulam ni nakapalit og suga kay maulagi na mag kanang magabi lagi dili siya kaklaro. Thank you so much, ma'am, no. So bali si Mimi kasi isa sa mga pwedeng manalo ng either sir, cellphone or laptop. Guys. So, abang-abang na lang tayo kasi pipiliin pa natin kung sino talaga yung most deserving na mga estudyante. Alam sir, salamat jit ka, sir. Yes, ma'am. So, salamat jit ka, ayun. Salamat din sa pa-entertain sa amin. Then, Lipay jit ko ka, ayun. Yes, ma'am. Mujud na yung gusto nga, ma'am. Mm-hmm. Gusto lagi siya ng mga gadget ba kay katong yung iksuon. Pag mahuman siya o gamit, mi, pahiram ako sa imong cellphone, mi. Sa sige lang nung, pahiram mo talang ka nung kung mahuman ako o exam kay say stress po siya. Say, muna akong anak, sir. Okay, si hello, sir. Si Brian. So, kumusta? Graduate siya sa cellphone, sir. Okay. Sige, ma'am, thank you so much. Maraming mag-ulan na karon. Oo, lagi so, sige niya. Ina lang si Mimi, nag-visit mi diri, ma'am, ha? Oo, po. Mabalik ang mi diri after na mo na ma-determine kung gusto ang manalo, ha? Oo, sige, sir. So, thank you.